Yan, good day mga kanyors. So welcome back to my YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa Barangay Anilaw, kung saan punta tayo sa isang nagbibenta ng manok sa May Barota Nuevo. So ito yung service natin. So galing pa tayo ng istansya. So sa mga nagtatanong mga kanyors, bakit mahal yung darag na native chicken compared sa ibang native chicken? So sagutin ko yan sa inyo sa vlog nito, and please subscribe, like, comment, and share. Tapos na sa mga kanyors, magkita namin dito sa may simbahan sa Barota Nuevo. So yung ating bibili na darag mga kanyors, ito ay hindi pangkatay kundi ready to lay or ready to breed. Sa Barota Nuevo, yan yung pratandaan yung simbahan. So, nihintay na lang natin yung aking seller o yung mabibinta ng manok. At ito na nga ang aking nabili ng mga darag mga kanyors. Sinubukan ko kanina na kumuha ng video pero ayaw ng may-ari. So, pumayag na lang tayo hindi makapag-video. Kaya ito yung ating darag na nabili na ready to lay or ready to breed. At sa mga nagtatanong naman ng RTL na presyo ng darag, please watch this video. Ang darag. So, in order to showcase the darag through yung sa pagluluto namin. And about to help the farmers, yung kuha ko sa farmers na per kilo na dress is around I-bleed ko na lang. Sige. Ipulong mo sa akin, ha? No, between 300 to 350. Wow, Paul! Yes, that's just dress, ha? Dress. You know, the ready-to-lay na dini-deliver namin, the actual price is 600. Yung roaster is 700. Mm. But this year, we increase to 100 yung hen magiging 700, yung rooster maging 800 because of the feeds cost. Na kaya ng farmers sa anila kunin yan. Sige ma'am, yung portion na yan ipapadiscuss natin sa mga farmers. Oo, sila. Let's concentrate doon sa paano tayo kumita pag